Welcome back sa Hain TV, mga tol. Sa mga nagtatanong, sa mga nagre-request kung paano ko ginawa yung aking conversation kit, ito na yung video, mga tol, na inaabangan nyo. So bago natin umpisahan yung video, mga tol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, i-subscribe mo na yan. I-hit mo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod na i-upload natin. Ayan, mga tol, babaklasin ko lang muna siya, mga tol. Hindi ko na ipapakita yung pagbaklas ko sa kanya kasi baka hahaba pa yung video natin. Ang importante, mga tol, makita nyo yung nasa loob niya kung paano ko siya ginawa. So, let's go! Much later. Bale, ito na siya, mga tol. Lumipat tayo ng pwesto kasi sa labas umulan, mga tol, so pinasok ko sa loob. So ito na yung kabuuan nung gagawin natin. Ang una nating gagawin ngayon, mga tol, sa hub muna tayo, tapos mamaya dun tayo sa caliper, no? So kung nakikita nyo, mga tol, kagaya ng napapanood nyo din sa paggawa ng conversation kit sa ibang YouTuber, syempre butas hub to, mga tol. Papakita ko sa inyo. Kapag bibili kayo ng conversation kit, mga tol, bili kayo ng may kasamang ganito, bolt. Yan, yung apat. Kasi yung bumili ako, mga tol, walang kasamang apat na bolt, kaya binili ko pa tong apat na to. Tapos nut at washer. So ito siya, mga tol, yung nut at washer niya. So pagpasensya nyo yung kamay ko, madumi talaga. Bale, ganito yung pesto yung ginawa ko, mga tol. So nilagay ko yung plate yan dito sa flange niya, ito. Tapos bumili ako ng bearing, mga tol. Yan, isang bearing nilagay ko sa loob niya. So yung iba, hindi yata nilalagyan ng bearing. Ito. Tapos bumili na rin ako ng ito, mga tol, oh, bushing. Kasi ilalagay ko siya dito. Ayan, mga tol. Pagpasok nito, mamaya papakita ko sa inyo. Kung nakikita nyo yun. Ayan. Ito yung use nito, mga tol. Yung bushing niya. So kagaya din nung ginagawa nila, mga tol, bago nyo butasan yung hub nyo. So grinderin nyo muna to, mga tol, kasi hindi to papasok sa hub pag di nyo grinder yan. Ito. Bali apat siya, mga tol. So ayan siya, mga tol, oh. Bali apat na butas yan. Ito siya, mga tol, apat. 1, 2, 3, 4. So sa pagbubutas, magmarking kayo, mga tol, para paglagay mo nung bolts, eh swak na swak. So saan ko pala nabili to, mga tol? Yung pang dito nya is dalhin nyo lang tong clutch nyo, ito, sa motor parts. Alam na nila yan, mga tol. Tapos ito. Tapos bili kayo ng bearing. Ayan. Ito yung use nito, mga tol. So dito siya. Ayan, dito siya, mga tol. Tapos saka natin lalagay ito pag nabutasan nyo na yung hub nyo. So bali ganyan siya, mga tol. Ito yung bushing, tapos yung bearing sa loob. So make sure lang, mga tol, na tabasan nyo yung sinasabi ko kanina na apat, para pag ano, hindi siya aalog-alog.
Ayan siya mga tol. Fit na fit siya mga tol. Tapos dyan. Tapos dito ko ilalagay yung washer tapos yung nut niya mga tol. Bali apat siya, di apat din yung bilhin nyo. Ayan. Wrong timing talaga yung paggawa natin ng vlog mga tol, umuulan sa labas. So medyo tapos yung nut natin. Ayan. Pag nailagay nyo na yung apat na nut mga tol, higpitan na natin. So sa paghihigpit mga tol, kailangan nyong kontrahin sa kabila para mahigpitan ng mabuti yung apat. Yan. Pag nahigpitan nyo na magkabilaan mga tol, so okay na tayo dito. Ito mga tol ay hindi pang matagalan sa para to sa mga low budget lang mga tol. Dahil kung nakikita nyo mga tol sa mga ibang YouTuber ay nagpapalit din sila ng hub na pang talagang pang disc brake. Pero sa atin kasi syempre pandemic ngayon mga tol, wala tayong pambili ng mga mamahaling gamit, kaya sa low budget lang muna tayo. So kalaunan, kung may naipon-ipon na tayo, di bili na tayo ng mga matibay-tibay na gamit. So dito mga tol, dun sa rubber nya, ito rubber damper to. So dito siya, bali kinabasan ko siya mga tol. Yan. Bali apat din yan yung tabas niya. Apat yung nut niya. Siyempre apat din yung tabas. Bali ito siya mga tol. So ayan na siya mga tol. Tapos na tayo dito sa hub. So doon naman tayo sa kanyang caliper, kung paano yung diskarte sa caliper niya. Tapos siya nga pala mga tol, bali ito dito na siya. Bali ganyan na siya mga tol. Ang diskarte naman dito sa caliper mga tol ay ganito. So di nyo iwawala to mga tol, yung bracket nya. So kailangan natin to. Yan. Para kabitan ng caliper. Tapos dito mga tol, bali eto siya mga tol, yan. Pinutol ko siya mga tol, pinutol ko siya. Kasi di pwede. Kailanganin lang natin ng maliit na washer dyan dito mga tol. Bali itong pinagputulan natin, bali dito siya mga tol. Yan. Ito. Dito siya nakalagay mga tol. Bali diyan siya nakalagay. Yan. So ikakabit ko muna siya mga tol para makita nyo yung diskarte niya. Siya nga pala mga tol. Diba may bushing magkabilaan yan? Yung maliit, ito siya, yung maliit dito, tapos yung malaki dito. Bale, yung malaki dito, hindi na natin kakailanganin kasi nga washer na yung kailangan natin dito. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, pinutol ko yung nandito dahil yung dito, ilalagay natin dito. Bale, yan siya mga tol. So, ilalagay ko muna mga tol, yung ating goma para tapos mamaya sasabihin ko kung ilang washer yung ilalagay natin dito.
So, kamay na lang, mga tol. A few inches later. Ayan siya. Naikabit ko na siya, mga tol. So, tapos na. Ito na siya. So, ito yung bracket natin, mga tol. Ayan. Dapat ito nakalabas. Punta doon sa labas. Ayan. Ayan. Huwag yung iwawala ito, mga tol, ah. Dahil yan yung bracket natin sa caliper natin. So, ayan siya. Nakalabas dapat. Dapat ito hindi doon, sa labas doon. Sa kabila, dapat dito sa loob. Ayan. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, mga tol, yung malaking bushing dito. So, hindi na kailangan. Yung isa lang yun doon yung kailangan natin. Ayan. Bali, dalawa yung nilagay kong washer niya. Ayan. Dalawa siya, mga tol. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung pinagputulan ko dito, nandun na sa loob. Nandun na siya loob niya. So, kung gusto nyong putulan yung ano nyo, mga tol, yung bushing nyo na malaki, so, pag grinder nyo lang, mga tol, pwede rin yun yung lagay nyo dito. Ayan. So, ganun lang yung diskarte ko kung paano ko siya kinabit, mga tol. So, kung sa preno naman, mga tol, sa caliper, okay naman yung preno niya. Malakas naman siya. So, diskarte na lang sa pagbi-bleed, mga tol. Ayan. Sa akin kasi, nakulangan ako ng brake fluid, kaya medyo mahina pa yung preno niya. Kailangan pa talaga ng bleed. Ayan. Ito ko nilagay yung baso niya, mga tol. Kasi hindi ko pa madiskartehan yung sandband na ilalagay para hindi mahaba. Tingnan nyo naman. Ang haba. Ayan. Ayan. Ganun lang, mga tol, kung paano ko siya kinabit. Conversation kit. So, sana nakutulong yung video natin, mga tol. Kung may itatanong pa kayo, mga tol, about sa ginawa ko, just comment down below, mga tol. Nandyan yung comment box natin. Comment lang kayo. Mag-comment na rin kayo, mga tol, yung suggestion nyo kung ano yung gagawin natin sa next na video natin. So, bye-bye and ride safe!